Kumusta YouTube? Bali, tatanggalin natin sa box ang Asus Zenfone 5. Bali, in-announce siya nung January 2014. Nirelease siya nung May. Sa tingin ko, sa May. So, tingnan muna natin yung box. Hindi natin makita. Basta, hindi natin makita. So, has 3G, Wi-Fi, music, Bluetooth 4.0 camera. Ano naman yung mga nandun sa box? Ay, sa bilog. This side, Zenfone 5, Intel inside, Asus branding sa top, Zenfone 5, then yung feature ng phone, then sa likod, NTC sticker, may mga labeling. So, I had one, yung sa akin kasi is 16GB, and that's good. Then ngayon tanggalin na natin sa cajon. So ano mo makikita is yung phone. Ito siya, plastic po siya. And then yung laman ng box, tingnan natin yung box. So ang makikita mo sa box is isang cardboard na extraction lang kayo para sa mga kasi micro SIM, dual SIM siya na micro SIM. Magagal siya dito. And user manual, and may color at sa mga pamarong gumamit ng Android, usually cellphone na Zenfone. Then warranty card. I think this is not a card, it's a warranty booklet. Then the usual mga extra earbuds para sa size ng iyong ear, para mag-fit yung earbuds sa tenga mo. Then 3.5mm headset jack with mic. Wall charger, adapter, ano ba yan? And data cable para sa paglipat ng mga data mo sa computer pabula sa cellphone mo and pang charge ng cellphone. And so let's look at the let's look at first yung phone. Hindi muna natin siya open, bali next na lang yung full review. So full review? Yeah, let's do, we're going to do the full review. So 5-inch 720p HD display. That's what it's called. Yeah. It's a 8-megapixel camera with LED flash. Then it's an Intel Atom 1.6 dual core. And pero na-detect siya ng mga Android apps as a quad core. So I don't really think na dual core performance siya. So don't worry about that. As a 2GB of RAM, Gorilla Glass 3 protection para sa screen. So yung mga nag-isip na mare, kung medyo low budget, don't need to buy a screen for that. So yun, so capacitive touch screen, capacitive touch button sa baba. Hindi sila nagla-light. So kung madilim, siguro as well, ano, lagyan niyo na lang siya ng vibration para alam niyo na napipindot siya. Siguro ganun na lang siguro. Then speaker sa baba. Yan, so 3.5mm headset dito para sa headset niya. Siguro noise cancelling microphone, I think. Sa baba, microphone, then the microphone. So, nung nabili ko siya, ang Android niya ay ano siya, Jelly Bean 4.3. Pero na-update ko na siya sa Android KitKat. So, huwag kayong mag-alala na may stock siya sa Jollibee, sa KitKat. And
dahil lumabas na yung Android Lollipop this month, so marami na yung mga marami na rin company ang nag announce na mag-a-update sila pa Lollipop. So lahat ng Xperia Z line ng Sony, then LG, LG G2, LG G3, and good for us na yung Asus is nag-announce na rin na i-update nila ang mga Zenfone. So whenever na bumili kayo nito, don't worry kung ma-update man sila sa Lollipop, nag-announce na sila na mag-update sila. So this is the pagtanggal sa kahon ng Asus Zenfone 5. Next na lang, wait for the full review, and thank you for watching.